Hello! Magandang araw po sa inyo at ngayong araw na ito'y pag-uusapan natin ang tungkol sa kalagahan ng papaya. Yung dahon ng papaya to be exact ang ating pag-uusapan ngayon. So, ano ang may tutulong ito sa atin, sa ating kalusugan, pag-uusapan natin guys. Pero bago yan, intro muna tayo. May sakit ka, gusto mong gumaling. Malungkot ka, gusto mong sumaya. May problema ka, gusto mong malutas. Nabibigatan ka, gusto mong magkaroon ng kaginawaan. Gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Gusto mong maging positibo. O manatili ka sa channel ni Kuya Minso. Makinig ka sa aking mga kwento. Samahan mo ako hanggang dulo. So welcome back sa ating video sa araw na ito. At alam ko na nakaabang ka uli upang matuto sa araw na ito. At aking wish na sana ay patuloy mong i-share ang ating mga video sa iba para naman maging pagpapala din sa iba, hindi lang sa iyo, kundi sa mga kaibigan natin at mga kaibigan mo. So huwag din kalimutan guys, kung kayo ay nasa YouTube, ay pakisubscribe na lang din po at i-share na rin, i-like na rin para naman makatulong din tayo sa iba. At matulungan nyo rin po na lumago yung aking channel. So guys, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uusap ngayon. It's about papaya leaves. So paano ba ito nakakatulong sa atin at ano ang nagagawa nito sa ating katawan? Marami itong nagagawa guys, sobrang dami. At isa lang ang specific na pwede kong i-share ngayon. Sa sunod siguro pag-uusapan natin ang iba pang benefits niya. Napakarami talaga guys, sobrang dami. Kaya dito pa lang sa ituturo ko sa inyo, pagka uminom kayo at actually hindi lang yung tinuro ko sa inyo ang gagamutin ninyo, kundi yung iba pa ninyong mga karamdaman. So, naniniwala po ba kayo sa word na prevention is better than cure? So, mas maganda po na tayo ay nag-iingat ngayon kaysa sa manggagamot balang araw. So, this is the right time. Ito po yung tamang panahon para tayo po ay mag-ingat at gumamit ng mga bagay na hindi naman nakakasira kundi nakakatulong. Okay? So, ating pag-uusapan niyo yung mga sakit-sakit ngayon, especially ngayong panahon na ito ay napakauso ng trangkaso, dengue, malaria, at yung ating ngayon nasa pandemya. Hindi ko nababanggitin, baka matamaan pa itong aking, ano, itong aking YT. Basta alam niyo na yun kung ano yun, yung CO, di ba? So, yan po guys, yan si sakit na yan at ang iba pa, ay matutulungan itong ating papaya. Guys, yes, papaya leaves is very, 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 maraming very, guys, effective. Kasi, it's my own experience. Sabi ko nga, ako po ay MD, PhD. Ano po yung MD, PhD? Mukhang doktor, pero hindi doktor. Pero in my own experience, dahil po sa napakahilig natin mag-explore, napakahilig nating mag-experiment, napakahilig nating pakinggan yung mga seminars at gawin kaagad, i-apply kaagad. Natutunan natin guys na talagang napakabisa po ng papaya. Alam niyo ba guys na napakarami ng mga kabataan at mga may sakit ang aking natulungan sa tulong ng Panginoon ay gumaling po sila. Ako po ay tanging tagapag-share lamang. At naniniwala naman po tayo guys na ang nagpapagaling talaga ay ang Panginoon, ang Diyos. Ngayon, gagamitin niya itong mga kanyang ginawa dito sa sanlibutan. Ang reason guys, kaya niya ito itinanim, kaya niya ito inilagay para mag-benefits po tayo. Kaya actually guys, hindi na natin kailangan ng maraming mga bagay. Kung alam na talaga natin ang buong katotohanan na God is preparing for us, nung pangangailangan natin, nandiyan lang sila sa palibot at kailangan lang natin mag-explore at kailangan natin gawin kung ano yung mga dapat gawin para tayo ay gumaling. So guys, balikan na natin guys. May mga kaibigan ako nagka-dengue at sa pamagitan nyo abang lingkod ay naka-recover po sila. At ang ginagawa ko, nagdadalaw ako sa kanila. Malaman ko na lang na they are mababa na yung platelet, sabi ng doktor. At sila ay kailangang
confine na. Pero before sila ma-confine, bago sila nakapag-decide, nakapag-try tayong ipag-pray sila at ginamitan natin itong papaya leaves, guys. Alam niyo guys, nakakatawa, ay ang bilis ng recovery. Hindi na sila natutuloy doon sa hospital dahil gumagaling na sila. Ang ginagawa ko sa kanila, guys, ay yun, minamasahe lang, pinapainom ng katas ng dahon ng papaya. Sa panahon natin ngayon, guys, hindi mo kasi alam kung ano yung sakit mo ngayon. Dengue ba yan? Normal ba na trangkaso? Malaria? Typhoid? Or yung ang pandemya ngayon? Hindi mo alam yan. Pero yung papaya, guys, I can assure you na kahit ano pa yung sakit mo, kahit pa yan ay yung pandemya ngayon, kahit pa yan ay malaria, kahit pa yan ay dengue, ay matutulungan po ng papaya leaves. So makinig po kayo, guys, ha, kung anong gagawin, ha? So yun nga po, guys, no, ang aking experience ganito, dahil ako nga po talaga ay pagka mga may sakit, ang aking ano ay kung ano may tutulong ko, nagdadalawa ko, I share my prayer to them, nagpipray ko sila, and then kung ano yung mga natutunan ko patungkol sa natural way of healing, sinishare ko. At yun na po ay marami yung mga natulungan natin. And then one day, meron pong isang estudyante lumapit sa akin sa bahay at sinabi niya, "Kuya, pwede ba akong ano, magpa-confine dito sa bahay mo?" Natawa po talaga ako kasi ang term ay confine. Hindi naman po hospital yung aking bahay para magpa-confine. Pero gano'n ba sakit mo? Bakit mo pa confine ka? Hindi naman to hospital. Sabi niya kasi, mababa po yung platelet ko. Galing na po ako doon, ang result ko ay mababa at ang kanila pong advice na balik ako doon at magpa anong tawag dyan? Admit sa hospital. So bakit hindi ka pumunta? Sabi niya, "Kuya, wala talaga akong pera. Wala din pera mga magulang ko. Working student po ako. And then, kung magpapahospital po ako, mas lalo pa lang kami magkakaproblema." Ngayon pala nga po, ay talagang sobrang taas na po ng aming problema sa pag-aaral ko pa lang dito. Ano pa kaya kung magpapahospital pa ako? So sabi ko na po, hindi pwede yan eh. Nakaano ka na eh. Talagang mababa na yung platelet mo. Baka mapahama ka pa dito sa bahay. Sabi niya, "Sige na kuya, parang awa mo na." Kasi marami pong nakapagsabi sa akin na ikaw po yung tumulong sa kanila nung nagka-dengue sila. Sabi nila sa akin na ikaw raw ang nagbigay ng lunas. Sabi ko, "Hindi, ako lang ang Panginoon na nagbibigay ng lunas." Ngayon, binabahagi ko lang sa iyo, sa kanila, yung mga natutunan ko. Pero hindi ko alam yan kung gagaling ka o hindi. Kasi ako, hindi naman ako doktor. Sabi niya, "Please kuya, tulungan mo na lang ako. Gawin mo kung ano yung alam mo. And then, okay lang ako." Eh, paano kung ano, alam mo naman dito sa akin, natural way of healing. Kung natural ang aking gagamitin, kung namatay ka, di natural death ka rin. So, di ba? Anong gusto mo? Doon ka na lang sa hospital. Sabi niya, "Kuya, dito na lang talaga ako." So, guys, hindi ko na napauwi. Dahil mahina na rin yung katawan niya, naawa na rin ako. So, yun guys, sinimulan ko. Inano ko yung massage therapy sa kanya. Tapos, ginamitan ko rin ng water therapy. And then, vitamin therapy, vitamin C. Pinainom ko ng mega dose of vitamin C. So, siguro sa sunod, ituturo ko rin sa inyo yun. And then, yun, pinainom ko ng katas ng papaya. Alam niyo guys, within 2 nights, after nung ikalawang araw niya, guys, ay pinauwi ko na. Sabi ko, "Magaling ka na. Malakas ka na. Pinagaling ka na ng Panginoon." Alam niyo, guys, talagang hindi lang siya. After nung siya, dumating na naman yung isa na talagang nakikiusap. Marami na talagang natulungan, guys. So, nakita ko talaga na itong papaya leaves, guys, ay talagang nakapataas ng platelet. Meron pa nga, guys, nasa hospital. Sobrang hina na, ang baba na ng platelet niya. And then yun, magsasali na raw ng platelet sa kanya, ng dugo. And then, yung nanay niya, kinausap ako. Sabi niya, "Anong gagawin ko doon?" Sabi ko, "Try mo lang, dalan mo na ng papaya. Papaya juice, yung dinikdik na dahon ng papaya, painom mo sa kanya." Alam niyo guys, ginawa niya.
And then tumawag sa akin, hindi na natuloy yung salin. Dahil nung mag-check ulit ng doktor, mataas na yung platelet. So, ang laki po talaga ng tulong, guys. Ako talaga, in my own experience. Kaya kung meron po kayong mga anak dyan na may mga karamdaman, mga anak ninyo na may mga sakit, guys, walang mawawala. Kahit na trangkaso yan, malaria yan, or ano pang klaseng sakit yan, napainumin nyo ng papaya, malaki po yung may tutulong nyo. Kaya guys, huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Huwag nyo na ilagay sa langanin ng buhay. Wala pong mawawala sa inyo na kahit na walang sakit kayo, wala kayong nararamdaman na iuminom kayo. Kaya nga prevention is better than cure. So, guys, simulan nyo na yung pagbabago. Pwede po natin gawin yung pwedeng makatulong sa atin, di ba? So, sana nakatulong ang mensahe ko ito. At kayo po ay maging pagpapala din sa iba. Pakibahagi din po ito sa iba. Share na lang po sa iba para marami po tayong matulungan. Maraming maraming salamat po. So, malaki po ang may tutulong yan. At isa pa guys, nabanggit ko na rin sa inyo yung tungkol sa paggamit ko ng water therapy. May isa pong aklat. Sa sunod siguro, itatapik ko rin sa inyo kung paano gamitin yung tubig sa panggagamot. Ay, meron pong isang aklat, yung isang malaking aklat na napakaganda nito guys. Kumplito, merong water therapy, merong vitamin therapy, merong sunlight therapy, massage therapy, charcoal therapy, herbal therapy, pinagsama-sama niya na doon guys. Ito po yung Natural Remedies Encyclopedia. At napakarami dito guys. Ang nandito ay more than 730 diseases ang nandoon guys na gagamutin niya. Siguro naman wala ka ng ganong kadaming sakit ano. Kaya guys, you can grab the opportunity. Kapag ka binili nyo yung mga aklat na yun, guys, may mga free pa na mga books na pwede ninyong matanggap. At kung mag-order kayo nyan, guys, pwede po kayong mag-order sa akin at isesend ko po sa inyo. Kung meron kayong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, ay dito na po natin isend. Sa inyo na po yung ano, guys, sa inyo na po yung shipping fee. Pero kung mapag-usapan naman, tingnan natin guys kung gaano karami yung orders ninyo. Pero karamihan po talaga yun guys ay kayo ang magbabayad ng shipping fees. So maraming salamat po and I hope nakatulog po ako today. Sana po ay marami po ang gumaling sa atin at lumusog sa ating pangatawan. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, in every problem, there is a solution. If you're not part of that solution, then
you are part of the problem. Sana po hindi po tayo parte ng problema sa mundong ito, kundi parte po tayo ng solusyon. Simulan na po natin na maging solusyon through sharing this video. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.